Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. So, we have ahead early na nag-live po tayo. So, ngayong gabi na to, ang ating didiscuss is regarding sa four ways or top four ko na kung paano po yung passive income ko. Oh, yung something na, sorry, na didistract tayo sa tumatawag sa atin. Okay, so ganito, ngayong gabi, ang i-discuss po natin is regarding the four ways of passive income. Sa akin po yun. Kung paano po ako kumikita sa pamamagitan lang na nasa bahay po ako. Para sabihin natin, work from home. Nakupo lang ako dito. O pwede rin natutulog ako. Then kumikita na rin po tayo. Okay, so paano po yun? So before that one, mag-introduction muna tayo. Simpleng introduction po, okay? So, napaka-short lang ng ating introduction. Pero more on ano yan, yung ginawa ko natin is more on parang familiar kayo sa ating. Anyway, sorry. Okay, so mula na po natin yung ating discussion regarding sa ating more passive income. Magkano po ba yung nagiging income per month habang nakaupo or something, ito yung ginagawa po natin. Well, sabihin po natin, 6 digits lang po ang ating kada buwan. Pamamagitan ng aking passive income. Apat po ito, apat. So, ano pa po ha, except pa po yung aking profession na ginagawa, bilang sa account ng mga client, yung ginagawa po natin nasa bookkeeping account then like the registration. Especially this quarter, first quarter is medyo busy-busy po tayo ngayon sa pag-prepare ng ating mga ITR at ang financial statement ng ating mga kliyente. Pero hindi natin yan ang pag-uusapan. Pag-uusapan lang natin yung napaka-simple lang po ng aking apat na passive income today. So, ano po ba yung unang passive income na, sorry, na pinagkakitaan po natin. Ito po yung Telegram modding. Ano po ba yung Telegram modding? So ito yung ano, mo-moderate mo lang yung Telegram. Pero hindi siya yung Telegram mismo na yung Telegram ay i-moderate mo. Hindi. Ito ay may related po sa cryptocurrency. So ano po ba yun? Okay, example lang naman ito. Nagmamoderate ako sa isang cryptocurrency project. Ito po yung example lang po na minomoderate po natin ang Defender of Doge. So, magkano pa yung kinikita natin every week dito? Pero bago natin pag-uusapan yung kinikita, ano po ba ang ginagawa ng isang moderator? Or may dalawang klaseng moderator, isang technical moderator at isang chat moderator lang. Yung technical moderator is more on analysis sa project o yung token. Example po, yung Defender of Doge. Kailangan maalam ka sa details nito. Babasahin mo yung white paper nila para saan po ba yung kanilang project. Meron ba ano ang mga future project o ano ang mga future activities nila? Kung may utilities po ba sila? Ano po yung vision and mission din nila? Para at least may tawag kang technical moderator. Na alam mo talaga yung ano yung ginagawa mo bilang isang moderator sa project na to. Kung ikaw ay isang chat moderator lang, ito ay simple lang yung magagawa ka lang ng hype or ingay sa Telegram nila. Kaya wag mo nga hayaang tumahimik yung Telegram, ganoon lang kasimple. Then also isa lang naman yung yung kailangan mong gawin dito. Kailangan mo pantayan yung Telegram mo. Kung may mga nagpo-comment ng mga negative, well, depends sa policy ninyo. Kung i-put mo na siya, i-mute mo lang, or sasagutin mo ba siya, o kung kaya mo siyang sagutin. Ilang naman po yung ating responsibility ng isang moderator. Meron din naman po voice chat moderator
ito po yung, kumbaga, ito yung nagsasalita po sa Telegram. So, ipakita ko lang po yung sample natin ng ano moderator live. Okay? So, ito po yung makikita ninyo. Okay. So, medyo ang ating internet ay mabilis. Alam niyo naman sa Pilipinas, medyo mabilis tayo. Hopefully, magsama ka naman, girl. Okay, so ito. Nakikita niyo yung ating ano, ito yung minomoderate po natin. Nakikita ba? Ayan. Ito lang yung simple lang. Ito lang yung Defender of Doge. Minomoderate po natin yan. Na, nagmomoderate din tayo sa iba-ibang community. At iba-ibang community. Kung sakaling kayang-kaya natin i-moderate naman yun, why not? Okay? So, pero wala namang additional payment. Pero depende nga yun sa pag-uusapan ng owner or yung mga developer. Okay? So, yan lang yung example natin. So, balik tayo sa ating... Okay. So, yun lang yung responsibilities, yung tasks and duties and responsibilities bilang sa moderator. Ngayon, pag-usapan natin magkano yung kinikita po natin kada buwan o kada linggo. So per week po yung ano ha, yung swalduhan dito. Okay? Then share po natin yung ating Hindi yan. Hindi yan calculator, sorry. Medyo nagloloko yung ating ano. Nagloloko siya. Okay, tama ka naman. Papa, okay. Oh my God. Ay, makikama to. Ayun, ito ginagawa ko lang weekly. O, hindi mo naman kailangan buong oras mo. Meron din oras to. So, 6 hours or 6 to 8 hours mo lang siya kailangan gawin. At kasahod ka na or babayaran ka po ng developer. Ng, okay, ito po yung pag-uusapan natin. Weekly wages po. So, hindi po buwanan to ha. Weekly ang bayaran po dito. So, magkano po yung pwede ko po o yung kinikita ko po per week, ay sila po ay nagbibigay na yung nagkakalaga po na 1.5 BNB token or project token. So, nagkakalaga ng 1.5 BNB sa project token po. So, magkano po yung katumbas ng isang 1.5 BNB sa peso? Sa dollar po is 400 po yan. 425. I think $425 ngayon. Then, convert natin sa peso, nakakalagan 21,925. I-times natin sa 1.5 per week na sinasahod ko is 32,896. So, depende po yan kung tumataas po or bumababa yung token na binabayad po sa atin. Okay, so per week lang po yan, ha? I-compute natin yung 4 weeks. Okay, so magkano po yung kinoano, magkano po yung kabuuan nating sinasahod bilang isang moderator, ito po yun, 131,585.20. Net po yan. Net na po yan, ha? Yan po yung sinasahod natin. Pwede tumaas or bumaba po yan. Sinasabi ko po, depends sa price ng token natin. Example po, ang BOD natin is almost, sabihin natin, 10 pesos siya. Bigla siya umagal 20 pesos. Yung 131,000 na yan, tataas pa po yan. It's either maging 200,000 po yung sahod po kada one. Depende po sa market. Okay? Then next, yun po. Nagtatapos po tayo sa ating unang passive income.
Ang pangalawa naman po ay ang pagmi-minting o yung mining ng mga NFTs o non-fungible tokens or game. Ito po yung example po na game, ito po yung Axie. Pero hindi pa ako naglalaro na Axie. Iba po yung aking linalaro sa mundo ng cryptocurrency. Kasi medyo siguro nahuli lang ako sa Axie at time ngayon. Okay naman yung kitaan sa laro na ginagawa natin ngayon. Pero pag-usapan muna natin yung NFT. So, paano po ba yung minting or mining? Ano ba ibig sabihin nito? Ayan yan. Pinapakita po natin sa screen natin. Ang minting ay ito po yung process for creating or producing something na para kang nag-mini na din. Sa blockchain, ang ibig sabihin po nito is validating information or creating a new block or recording the information into the blockchain. For example, yung NFT po natin ay marami pong bumibili po nito, so tumataas po yung value. So hindi lang po isa to, marami din po. Then yung token na pinaka mother token niya, once na tumataas ang value, nagkakaroon ka ng mining or bilingguhan. So yun po yung ating NFT. Okay, so yung game naman, pakita ko naman sa inyo yung example na game na ginagawa po natin. Okay, ito po, yung Dragonary, example po sa aking nilalaro para kumita po ako. So every 5 minutes lang po ginugoogle ko sa isang araw. Sa ngayon, wala pa po yung sinasabi nating scholar o manager dahil for improvement or something na for progress, in progress pa po ng mga developer ang managing status o yung something nito, yung mag-hire ka ng maglalaro para sa iyo. So ngayon ako pa lang yung naglalaro. So if ever lumabas po yung manager and scholar, papalaro ko na po yun dahil medyo busy na nga po tayo. At ito po yung example ng aking linalaro, itong Dragonary. So na-telecast ko naman to sa aking YouTube channel. Pwede ko naman ilagay po yan sa ating description. Ito po yan, play to earn. So ang gagawin mo lang, download, log into hub. Yung meron po siyang hub, then play to earn. Yan lang po, kasimple. So, hindi ko na po masyadong... So, ito po yung leveling niya. Okay na? So, gumanda na po yung kanyang website. So, well, anyway, explore nyo na lang. Explore nyo na lang yung ating ano. Wow, ito na po yun. Okay? So, hindi ko na masyadong i-ano to, i-discuss. I-discuss ko po siya sa ibang content para hindi po masayang noon. Okay. O ngayon, ang pag-usapan naman natin, magkano po natin, magkano naman po ang kinikita kada linggo. Ito ay depende po sa market, sa market po. So dito, na kumikita lang po tayo ng every week, $100. So not bad, so good naman siya dahil nga every week niya, $100. So, kukonvert natin sa peso yung 5,000 pesos. So, 5,000 pesos times 4 weeks is 20,000. Maganda ba o hindi? Siyempre, okay yan. Kasi wala ka namang ginagawa. Pero, ang ano lang dito, hindi libre to. Lalabas ka ng pera dito. Yung una ko, yun libre. Pero, mahirap ka, mag-a-apply ka pa dito. So, medyo mahirap. Medyo mahirap nga. Pumasok sa mga ganito dahil kailangan mo na may ability or experience ka. And also, syempre, may connection ka rin sa mga owner para at least ikaw ay maging isang katulad ng magkaroon ka ng trabaho moderator. Or else, ang pinaka-possibility lang naman dito is maging active ka sa Telegram nila at lagi mong pupurihin yung mga project. Ikaw magiging gatekeeper nila o yung tagapagtanggol kapag may mga budget. Okay? So, yan yung earnings. So, kanina, 131,000. Kanina, mas 20,000. Ngayon,
Yung pangatlong ano, pangatlong passive income ko naman is cryptocurrency dito, hindi rin libre to. Nagpuhunan din po ako dito para at least magkaroon po tayo ng cryptocurrency trading. So itong cryptocurrency trading is just like the investment stocks na bumili ka sa pinakamura, kapag umakyat po at nagmahal na po ang presyo, doon ka po kikita. Siyempre, may tatatalo din po dito. Pag bumili ka sa pinakamataas at bumagsak yung presyo, you are in the paper loss. Huwag mo siya ibebenta, kundi talo ka na talaga. Lugi ka na doon. Yun ang ibig sabihin ng trading. Okay. So, may dalawang klase akong pinag-tradingan. Ito ay yung CEX o yung tinatawag natin Centralized Exchange at yung DEX, yung Decentralized Exchange. Okay, yung Centralized Exchange, ito yung dito ako nagtitrade. So medyo mababa po yung tax po dito. Under Binance, FTX, Coinbase, Crypto.com. Yung sa Binance, siguro medyo familiar po tayo dito. Pero pwede ko naman ipakita kung anong itsura ng ng Binance Exchanger. So hopefully mabilis po yung ating internet. Wait lang ha. Medyo maganda. Hopefully hindi nakakasawa yung tunog yung background natin. Okay. Academy. Okay, buy and sell tayo. Market. Punta tayo sa market. And dito po yung trading po natin. Medyo, kung kayo po ay isang trader, pwede po kayo mag-trade dito daily. So, pero, depende po yan kung gaano po kagaling yung inyong analysis sa pag-trade, ha? Merong dito spot trading, merong future trading. So, ang madalas kong ginagamit yung spot trading. So, kasi ayoko ng future dahil kailangan mo 24 hours or something, kailangan batay. Ang spot trading, pwedeng matalo ka pero in paper kasi pwede umangat yan. Depende po sa project, kung maganda-ganda yung project, syempre, tatangkaligin siya ng publiko. So, parang ano lang din to, kailangan maging demand. So, kailangan din ng law of supply and demand ang bawat token. So ganyan lang naman po kasimple yung cryptocurrency natin. So ito yung centralized na tinatawag po natin. Okay? Then next is decentralized. So decentralized naman, ito naman po yung hindi siya katulad ng centralized, siyempre. Yung decentralized, para ano lang naman siya, yung hindi mo nakikita yung graph, kumbaga parang mag-swap ka lang doon kung ano yung gusto mong token. Example po na yan, nakikita nyo naman po yung mga example na decentralized, Pancakeswap, 1-inch exchanger, Sushi Swap, then Apeswap, at marami pa yan. So yung Pancakeswap, ito yung number one sa mga decentralized. Dahil nauna siya, siyempre nauna siya sa BSC World at tinangkilik siya ng mga developer. Pero medyo ingat lang po tayo ha, kasi sa decentralized, pero may maraming scam po dito, scam na token. Okay? Importante, BYOR, term ng cryptocurrency is do your own research first. Okay, so ipakita ko po sa inyo yung ating example ng decentralized. Okay, ito po yung example ng decentralized. So pwede ka mag-swap dito. Kaya kung meron kang balance, kunyari 1 BNB, indutin mo lang 1 BNB, then connect wallet and swap. Dito, kailangan mo i-set yung sleepy tolerance. So walang automatic dito. Or else, pwede mo siyang gamitin sa 2 point. Kukon kasi is auto-slippage. Ito kasi manual lang po. Alamin mo po kung ilang slippage po yung token, then siya na pong bahala mag-trade. Okay? Alright. So, yun. Magkano naman po yung pwedeng daan sa
trading na to. So it depends, depende sa galing mo mag-daily trade, depende rin sa market. Kung ikaw po ay nagte-trade at marami kang basis or marami kang grupo, meron mga tinatawag yan signal or something na kailangan mong mag-trade kapag nagbigay sila ng signal. Pero ang pinaka ano lang naman dito ng financial advisor is mag-research ka. Kung maganda ba yung project or hindi. Kung long term ba to or short term. Kasi may mga project sa BSC or yung Binance chain, Binance Smart Chain ay something na marami pong pumapasok ng mga scammer po dito. Yung token na for short term kapag nag-launch, isang linggo lang mawawala na po. So ingat lang po tayo doon. Yun lang po yung maipapayo po sa inyo. So may dito, yung kinikita po natin ay, well, depende nga po. Siguro, isang linggo, no, something isang buwan. Sa isang buwan, kumikita po tayo ng almost $5,000. So depende nga po sa ating, depende nga siya sa, ano, sa market or sa tindi ng galing ng analysis mo. Okay, so papunta tayo sa ating ano, pinakahuli. Siyempre, ang pinakahuli natin is YouTube vlog. Ito yun. Yung YouTube vlog, month sa ngayon, medyo mababa pa yung ating income. So, $20 to $30 per month. Pero not bad na rin kasi kumikita ka dito kahit tulog. Mag-upload ka lang ng video na nagawa mo. Kapag once na tinangkilik sa publiko yung iyong ginawang video, papasok at papasok yung mga ads diyan. So pwede nating ipakita yung sample natin ng ating YouTube na paano po pumapasok. Anyway, alam ko naman po na familiar po kayo doon sa ito. By the way, pakita ko po sa inyo analytics ko. Ayan po yung tinatantiyang kita ko sa loob ng 28 days ay mayroon akong $26 na pwede na pong kitain. So magsiset ka lang, ano mong ma-withdraw yan? Magsiset ka lang ng $100, minimum $100, pwede mo na siyang ma-withdraw direct sa bank. Okay, pakita ko naman sa inyo kung paano po yung ads papasok. So every ads or every view na yan ay meron pong kalakip na $0.001 ang ikitain mo dyan. So medyo not Bitcoin bad, has made so headlines over so and over again example because na it has repeatedly ads, hit so new all-time highs. Po yung even so, the days when you could put just $100, more on Bitcoin po yung dinidiscuss niya or yung advertising kasi sa SEC, or more SEC to ha, sa Philippines to, dito sa America. So, binarging niya yung aking video para malagyan ng ads ng ganito kasi may chance po na pumasok po sila dito sa ads na to. Example po itong bargain cryptos, di ba? Yan po, kikita ka na. So, depende po kung gaano nila kahaba panoorin yan. So, doon din po magbe-base yung ads payment sa inyo. Okay. So, yan. Yan lang naman yung example natin sa ating YouTube. Okay. Then, magkano yung in-earn po natin dyan? Well, ayun, pinakita ko po is $26 to $30. Kapag mas taas po yung aking subscriber at naging siguro 100,000 subscriber at may mga nanonood na almost 50,000 viewers, maybe lalaki po yung kita natin, baka pumalo po siya ng 1,000. So not bad. So ito lang yung ginagawa po natin every month, every day. Kung may time po tayo, gumagawa po tayo ng isang video, isang educational video related na rin po sa aking practice na accounting. Then cryptocurrency yung other way of income po natin. So ito po yung ating apat. Okay. Ito po yung ating apat na passive income kada buwan. So,
nakita nyo naman, kayo na po ang mag-compute kung magkano po kinikita po natin kada isang buwan. So, hanggang dito na lang po ang ating discussion. Kung hindi ka po, kung di ka pa po subscriber sa ating channel, huwag mo na pong kalimutan mag-subscribe. Hindi po masasayang iyong oras dito. Okay, so hanggang sa uulitin, maraming salamat po at sana po ay suportahan po natin ang mga video na mga pinag-upload.